Magandang araw mga kasambuhay. For today's segment, we are going to reflect on the parents of the Blessed Virgin Mary, Saints Joachim and Anne. You know, I came across this article, and truly disturbing article, kung saan ang headline ay ganito, "By the age of 10, young Catholics are losing their faith." Bagamat ito ay nangyari at ginawa ang survey sa US, ito din ay hindi nakaiba kahit pa man dito sa ating bansa sa Pilipinas. Ayon dito, 63% no longer identify themselves as Catholics by age 17. And 23% stop regarding themselves as Catholic as early as age 10. So ibig sabihin sa murang edad na iyon, 10 years old, ay nawawalay na ang ating mga kabataan sa pananalig at sa kanilang pananampalataya sa Diyos. And what is the reason? There is a growing tension of young people perceiving what faith and religion is all about. So there is inconsistency. There is a crisis of faith. At sabi pa nga, the fundamental problem is that the youth may go to Mass once a week, but spend the rest of the week learning how dumb their faith is. Yan ang nakakalungkot. Nagkakaroon ng disconnection. Bagamat ngayon, with our fascination with electronic gadgets, we are supposed to make the world closer. But we have become disconnected. We have become antisocial. We have become atheists or even agnostics. Marami na sa ating mga kabataan ang nawawalay ng landas. Dito natin makikita yung responsibilities ng mga magulang. Now, as we reflect on the lives of Saints Joachim and Anne, I'm sorry to tell you that there are actually no official sources about the lives of the parents of the Blessed Virgin Mary. Although there were some apocryphal sources. Pag sinabing apocryphal, ang ibig sabihin ay hindi ito official. Malamang ito ay hindi sanctioned ng simbahan. Pero sabi doon, one thing important at ang katotohanan ay si Mama Mary ay merong mga tao na magulang. Na si Mama Mary ay hindi alien, si Mama Mary ay hindi robot. Si Mama Mary ay nanggaling sa isang mga taong magulang. And since there are no sources detailing about the lives of Saints Joachim and Anne, even in the Gospels and in the Bible, we can surely say that you can judge the fruit, or rather the tree, by its fruit. So ang ibig sabihin, kung ano si Mama Mary ngayon, yung kanyang pagiging humble, obedient, faithful, God-fearing child, ay yan ay dulot kung paano siya inaalagaan, inaaruga, at tinuturuan ng kanyang mga magulang. And that is the closest that we can learn from the parents of the Blessed Virgin Mary. Alam natin na si Mama Mary, noong siya ay tumugon sa tawag ng Diyos bilang maging ina ng ating Panginoon, ay probably 12 to 14 years old lamang. Bagamat sa panahon noon, ay yan ay mature na para sa mga kababaihan. Pero hindi basta-basta tutugon si Mama Mary kung hindi maganda ang kanyang pundasyon. And we owe it thanks to the parents of the Blessed Virgin Mary, Saints Joachim and Anne. Meron pa isang survey na ginawa ng Ateneo Youth Study, bagamat ito ay may kalumaan na more than 10 years old na ang survey na ito. Pero totoo, at marahil ba nga baka umakyat pa yung statistics na 1 out of 4 families is crippled by either the absence of one, that's 17%, or both, 8% parents. So walang mga magulang, wala yung either of the parents. And the youth express limited interaction with parents. The youth are always nagged by parents about school performance. And 1 out of 2 are unable to fully open up to their parents. The youth long for love, affirmation, guidance, understanding, and affection from parents.
while still a big majority of the youth assert their belief in God or a supreme being, 88%, only a minority acknowledge the existence of heaven, 42%, much less hell, and that is 21% or life after death. At ito pa nakakalungkot, the church involvement among the youth is low, 18%. 82% of the youth are not involved in any church activities. So this is the current state ng ating mga kabataan ngayon. Kung saan, importante kung papaano sila naging ganyan, ay malamang nagsisimula yan doon sa kanilang formation process nung sila ay maliliit pa lamang. There is now the emergence of new value systems. So habang tayo nagnilay-nilay patungkol kay Saints Joachim and Anne, dito natin nakikita kung gaano ka-importante ang kanilang responsibilities, ang mga roles ng mga magulang. How even the Blessed Virgin Mary and Saint Joseph, they became the Holy Family. Well, we owe it to them also from their parents. Especially for the Blessed Virgin Mary, Saints Joachim and Anne. At para sa mga magulang na ating mga kasambuhay, lagi po nating tandaan na dapat nariyan tayo para sa inyong mga anak. Lagi silang gabayan. At para hindi sila maging pariwara at maging pasaway sa buhay. So samahan po ninyo kaming muli sa susunod nating pagninilay dito sa inyong gabay at pagsamba at buhay. Ako po si Father Chris Robert Silian ng Society of St. Paul, doing all for the gospel.